What's up sa mga walang jowa at mga walang karapatang mabuhay sa mundo dahil wala nga silang jowa. I am back once again for another vlog. This is Sir Isla Maestro Vlogger. And I do hope na ikaw mismo na nanonood sa vlog ko ngayon ay feeling okay, feeling blessed, and feeling good. Okay, so galing pa ako sa mahaba-habang lakad. I did shopping. A quick throwback lang, guys. Last month, I saw this one item and very important siya when it comes to vlogging, doing TikTok, makeup tutorials. And the long wait is over. I waited for a month. Hinintay ko talaga na magkasweldo ako para mabili ko ang gamit na ito dahil I really wanted to have this one. So, for this fourth vlog, mga walang jowa, ang content natin ngayon ay unboxing of my new ring light. Finally, I have it. Nabili ko siya, guys. May ring light na and stand or parang tripod. Ayun, nabili ko siya sa halagang 1,000 pesos. Mahal nga ba? We'll see. Dahil ang gagawin natin ngayon ay review ng ring light na nabili ko. Worth it ba yung gastos ko? Maganda ba ang features? Okay ba siya gamitin? Let's see. So, una nating buksan yung stand niya o yung tripod. Ayan. Bubuksan ko na siya, guys. Okay, so ito na yung tripod o yung stand ng ring light. Ay, naka. Beautiful mind. So, ayan na siya. Bubuksan natin siya. So, dahan-dahan lang, guys. Nakatayo na siya. And as you can see, meron siyang adjustment. Tingnan natin. Ang haba. Guys, na-surprise talaga ako sa haba ng stand o tripod ng ring light na nabili ko. As you can see, guys, mula sa paa ko, yan ay down from there. Yan. Imagine sa ganyang haba. So kung akong tatanungin, I'm kind of satisfied kasi ma-adjust mo talaga yung haba ng stand. And sensitive rin siya sa height. So sa mga pandak dyan, magsisising bilhin ang ganitong klaseng ring light. Sa halagang 1,000, tapos na-adjust mo siya. Ganun din sa mga matatangkad. So, di sila mga problema sa pag-tiktok nila, just like me, na super tangkad. At the same time, nag-iisip na baka yung ring light na may stand, hindi mag-a-adjust sa height mo. So, very okay. I will unbox it na. Tingnan natin kung maganda ba ang quality nito. So, ayan na ang ring light natin. Buksan pa natin siya kasi nakapalot sa plastic. Hirap. Tingnan natin siya, guys. Meron siyang pindutan. Quality ng light kung malakas ba o mahina. Ayan, may plus sa lakas at minus sa hina ng light. Pwede kayo makapili ng tatlong kulay and meron din siyang power button. Tapos ganito yung uri ng saksakan na makikita mo sa ring light ko. Wherein, kailangan mong maghanap ng charger or adapter para may saksakan ito. If I were to judge, siguro no, mas mainam yung klase ng ring light na if ever available, klase ng ring light wherein diretsyong may saksakan sa extension wire. Ano ba yung tawag? Socket ba? Yun, kailangan ganun. And kasi kung ganito, let's say for example, hindi available yung charger mo or yung adapter, so mahihirapan ka rin gumamit ito. But anyway, meron din naman mga extension wires na
pwede ng direct sa ganitong uri ng pangsaksakan. Yeah. Dito naman tayo sa lalagyan ng cellphone. So, stretchable siya, guys. Na-stretch siya. Oops. Yan. Pwedeng ganyan. At the same time, nabibinat rin o na-stretch yung clip para sa phone mo. Hina-hina. Hinihini lang, baka masira. Ayan, tingnan nyo, guys. Yan. So, usually, nakatayo lang dapat yung phone nyo. Portrait. Hindi landscaping position. You should also know na natatanggal rin ito and na i-stretch siya. Hinihini lang para di masira. Slowly, take it slowly. Yan. Kasi dito may clip yung phone mo. At the same time, yan nga, since ito na-stretch, natatanggal rin ito dito sa ring light na ito. So, pwede mo ipasok yung ulo mo. Yan. Kung matitito ka, ganun. Yan. So, siya pala. Yan. Nice. So, next step, guys, mga walang jowa, ang gagawin natin ay kakabit natin ng ring light dito sa tripod or sa stand. So, ayan na, guys, connected na ang ating ring light sa ating stand o tripod. So, as you can see, okay naman siya tingnan. Diba? Magaan pa. So, next step, guys, isasaksak natin siya para makita natin ang quality ng lights niya sa tatlong kulay. Okay, guys, as you can see, connected na yung isang phone ko sa clip na provided rin or kasama sa binili kong ring light. Matibay ang pagkakahold. Matibay. Di tulad ang relasyon nyo, masira. Dahil may kumabit. Ayan. As you can see, may blue light. Meaning, nakasaksak na siya sa extension wire. Try natin yung power button, guys. Try natin. 1, 2, and... Yan na yan. Okay. Malakas ang ilaw, in fairness. Yan. Nice, pretty nice. Okay, ito yung pipindutin mo kung gusto mo magpalit ng kulay ng ilaw kasi may tatlong kulay siya. Ito pala, ito yung plain white. Ito yung gold. Soft light. Ito rin pala yung brightness, yung sinabi ko kanina. Pwede rin ma-adjust yung brightness if you feel like nakakasilaw lang ng sobra or mahina lang yung ilaw. Adjust natin yung brightness. Let's see. Yan. Diba? Okay, I'm using my iPhone ngayon sa paggamit ng ring light at the same time. So as you can see, ayan, ang ganda rin ang quality. Palitan natin yung ilaw. Ayan. Diba? Oh, hinaan natin. Lakasan natin. So, perfect talaga siya when doing makeup tutorials, doing vlogs, of course, is like what I'm doing right now, and sa mga TikTok videos nyo. So, try na, di ba? Pili na kayo. Overall impression ko sa ring light na ito. For me, I have to say, worth it ang magyong gastos, worth it yung 1,000 pesos. Kasi may ibang mga ring light na binibenta na wala pang kasamang tripod. Like, nagre-range siya ng 600 plus, yung ring light lang mismo ha. Tapos bibili ka pa ng tripod, separate yun. So, meaning, mas madadoble yung gastos mo. Unlike dito sa nabili kong one set na siya, may ring light na siya at saka may stand na. And napakahaba pa ng stand. So, very, very worth it. Sa quality of lights, you have 3 choices. Napakaganda ng quality ng ilaw. And one note to remember, user-friendly siya, madaling intindihin yung instructions. Di tulad ng ibang mga gamit na dami pang drama. And di siya ganun kahirap pi-install. So sa mga beginner sa YouTube na or beginner vloggers or YouTubers or sa mga gagawa ng makeup tutorials at kung ano pang mga video, you should also try
buying ring light kasi nakaka-add siya ng quality when creating videos. At the same time, pwede mo rin siyang gamitin sa online classes mo para mas malinaw kang makikita ng mga classmates mo at ng mga teachers mo online via Zoom or Google Meet. So that's it muna guys for my fourth vlog. Thanks for watching and do not ever forget to hit the like button or bell button and click subscribe to my YouTube channel for more updates sa upcoming vlogs ko. Special shoutout nga pala kay April Rose Cuyos, one of my good friends dyan sa Cebu. Have a nice day and study very well. Special thanks nga rin pala sa mga co-teachers na sinamahan ako sa pagbili ng ring light, si Sir Jason and Ma'am Anika. So once again guys, this is your Isla Maestro Vlogger, Sir B, and God bless us all. Have a nice day!